Magandang araw sa lahat. Paalala, ang channel na ito ay walang kaugnayan sa anumang ahensya ng gobyerno. Ang tanging nais lang ay makapagbigay ng tulong, impormasyon para sa ating mga OFW. Ang Department of Labor Employment naglabas ng alintuntunin sa pagbibigay tulong pinansyal sa mga lumikas na land-based at sea-based na mga manggagawang Pilipino dahil sa coronavirus disease o COVID-19 na kilala bilang Dole Akap para sa mga OFW. Maraming mga OFW na di nila alam ang Dole Akap o ang iba pang binipisyo ng OWA. Minabuti kong gumawa ng sample video kung paano mag-fill up o mag-register sa Dole Akap para makakuha ng one-time cash assistance. At kung bago ka sa akin channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga upcoming video. Salamat! Maraming mga kababayan natin ang nagmensahe sa akin tungkol sa Dole Akap. Sa video na ito, sasagutin natin ang inyong mga katanungan tungkol sa Dole Akap. Ating sagutin ang inyong mga katanungan. Ano ang Dole Akap? Ang Dole Akap program ay naglalayon magbigay ng one-time financial assistance na nagkakalaga ng $200 o katumbas ng 10,000 pesos sa land-based at sea-based OFW na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Narito ang mga detalye sa programang ito. Mga sakop ng programa: regular or documented OFW ayon sa 2016 revised post, rules and regulations ay ang mga sumusunod. May valid passport at visa o permit na nagpapahintulot na manatili magtrabaho sa bansang kinaroroonan. May contract employment sa mismong PUEA o polo na nagproseso. Qualified undocumented OFW, original na isang regular o documented worker, ngunit sa ilang kadahilanan ay nawalan ng regular documented status. Hindi registered sa PUEA o ang kontrata ay hindi na proseso ng PUEA o ng polo, ngunit nagpakita ng aksyon para ma-regularize ang kanyang kontrata. Hindi registered sa PUEA o ang kontrata ay hindi na proseso ng PUEA o ng polo, ngunit aktibong membro ng OWA. Sa oras ng pagkuha ng financial assistance, balik manggagawa na hindi nakabalik sa bansa pinagkatrabahuhan dahil sa lockdown na pinapatupad. Mga maaaring mag-avail: mga nawalan ng trabaho dahil sa lockdown o quarantine na pinapatupad sa bansa pinagkatrabahuhan o kaya ay dahil tinamaan ng sakit sa kasalukuyan na sa bansa pinagkatrabahuhan pa o nasa Pilipinas bilang balik manggagawa o na-repatriate na sa Pilipinas at hindi nakatanggap ng kahit na anong financial assistance mula sa bansang pinagtatrabahuhan o sa employer. Mga hakbang sa pagkuha: para sa mga OFW on-site, magsumitin ng mga sumusunod sa dokumento sa polo. Accomplice application form para sa special cash assistance na downloadable sa polo website o social media account. Kopya ng passport o travel document. Preba ng overseas employment tulad ng valid verified overseas employment. Certificate of ECIS residence, ID, visa, re-entry visa o permit to stay sa bansang kinaroroonan ng preba ng pagkawala ng trabaho dahil sa COVID-19 tulad ng notice of termination of employment or closure of the company issued by foreign recruitment agency o ng employer. Incident report ng employment termination na sinumite ng employer sa polo. Philippines Embassy Consulate, polo OWA certification, referral displacement dahil sa COVID-19. Para sa mga qualified undocumented OFW, preba na sila ay may ongoing case para sa maayos na ito sa case reference number, case endorsement stamp, by polo, etc. Susuruin ng polo ang mga dokumento sa loob ng 5 araw. Papaalam sa OFW ang status ng kanilang applications. Para sa mga balik manggagawa o repatriate, mag-apply online at pumunta sa link na ito, doleakap.owa.gov.ph. Ilagay lahat ng impormasyon na hinihingi. I-click ang next button at ihandang i-upload ang mga sumusunod na kopya ng passport o travel document, gaya ng flight ticket o boarding pass bilang pruweba
na balik Pilipinas o arrival stamp sticker sa passport. Prueba ng overseas employment tulad ng valid verified overseas employment, overseas employment certificate o EC, residence ID, visa, re-entry, visa, permit to stay sa bansang kinakaroonan, prueba ng pagkawala ng trabaho dahil sa COVID-19. Para makatanggap tayo ng ayuda, pumunta po tayo sa ating browser at isearch po ang http://doliakap.owa.gov.ph. I-search po natin ang doliakap.owa.gov.ph. Ayan po, binulugan ko na po siya. Ayan, magpipill up po tayo ng form. Pagka-fill up ng form, i-click lang po yan. And then, lalabas po yung form, Department of Labor Employment. Ayan. Ito po siya. Kaya dapat, tama po yung ating ilalagay. Ayan. Sample form lang po ito. Gagawa po tayo ng sample. Ayan, ilagay po natin sa last name ang ating apelyido. Ayan, i-type lang po natin. Then, first name. Middle name. At ang ating birthday. At ang ating gender. At ang ating passport number. Contact number. Ilagay niyo lang po ninyo yung contact number ng family niyo. Kasi maaari pong pumunta, bumalik po kayo sa inyong bansang pinagtatrabahuhan. So, meron po sila makokontakt. Ang ating email dapat po active. Kasi maaari po kayo makatanggap ng email. Kundi kaya, SMS or text. Once na kayo po ay qualified sa kanilang application, sa kanilang programa. And then, ang ating Facebook. Maaari din po nila kayo i-message sa inyong Facebook account. Kaya dapat, ang ilalagay po ninyong information ay tama. And then, i-click lang po natin kung saan po tayong region. Kasi po, Cainta Rizal. So, sa Calabarzon po tayo. Ayan, Province of Rizal. Municipal of Cainta. And then, ilagay natin ang barangay. San Andres. Ang street. Ang country development, siyempre ang Philippines. Siyempre kung land-based kayo or sea-based. Ayan, relationship. Yan po, mahalaga po yung claimant. Siyempre po, babalik po tayo dito sa ibang bansa. Hindi po natin alam kung ilang month bago tayo ma-approve. So, mas maganda po yung claimant natin ay kung hindi asawa, kapatid, anak, tatay, nanay, o kahit sino po. And then, ayun po, dapat po tama din po yung ilalagay po nating information ng ating claimant.
last name, first name, and middle name. And syempre, ang ating bank details. Kung ano bang pangalan po ng inyong bank? Ayan po, Metro Bank po yung bank ko, kaya ayan, Metropolitan. So, ang Metro Bank po is Metropolitan. Ayan. And then, account name. And account number. Sample lang po ito. So, i-type lang din po natin ang ating account number. At pagkatapos, i-click po natin yung next. Check po muna natin ang ating impormasyon. Dapat po ay tama. Bago natin i-click ang next. So, kapag na-make sure nyo na talagang okay lahat, i-click na natin ang next. Nandito po yung mga dapat natin ibibigay na mga impormasyon tungkol sa atin. Yan, photocopy of valid passport. I-click lang po natin yan. I-send natin yung copy ng ating passport. Ibigay lang po natin kung anong hinihingi. Overseas employment. Visa, re-entry, OEC. Marami po ako nakikita na tatlo lang po yung pinapasa nila. Yung photocopy and then yung visa at saka yung kanilang visa and then OEC. Proof of lost employment. Ayan. Pasa nyo po yung contract nyo. Ayan, yung undocumented OFW, proof that OFW is currently involved, ongoing case. Yung kagaya po ng nabanggit natin kanina. Pwede pasa nyo lang po yung tatlong hinihingi. Pwede na po yan, yung kagaya ng OEC, passport, and tsaka yung visa. Marami po ako nakikita na yung tatlo lang po yung pinasa nila. At na-approve naman po sila. So, ayan po, pangatapos na, i-click po natin yung I'm not a robot. Ayan, check lang po natin, basahin natin mabuti. And then, pagka-click ng I'm not a robot, ayan, i-click lang po natin kung anong hinihingi. Traffic light, so i-click lang po natin yung traffic light. And then, click verify. And then, i-click po natin yung submit applications. Pagka-click po ng submit application, magwi-wait po tayo ng 5 araw. Para malaman natin kung tayo po ay approved. I-click ang submit button, i-check ang email para sa confirmation receipt, suriin ng OWA Regional Office Welfare ang dokumento sa loob ng 5 araw. Ipapaalam sa OFW status ng kanilang applications. Maaaring tawagan o i-message ang OFW sa contact details na kanilang ibinigay o kaya sa kanilang FB account. Ihanda ang mga actual document in case na kailanganin ipakita. Sa oras na maaprubahan ang application, ipapadala ang pera sa pamamagitan ng bank transfer o money remittances o PesoNet. Maraming salamat!